mas malakas ka na mag-farm pag nag-pure jungler ka. Mm. Dahil dun sa 40% na yung makuha mong bonus sa jungle. Or sobrang bilis mo na. Simply put, sobrang bilis. Na ngayon, Bruno lang yung kayang, in a way, mas mabilis mag-jungle. Kasi mabilis talaga mag-jungle ng Bruno. Mm-hmm. So, ang ganda ng decision ng Work, pabilisan na lang mag-farm to for both Work and Aura. Let's see if that will be the case as this is game number one, ladies and gentlemen. And as you can see, green dito, nahuli na Arteezy. And I think that Kagura pick really works well against the Eve. Tatandaan natin, it's the same as Farsa. Yung yep. Farsa, kinahabol lang ng payong ng isang Kagura. Yeah. I can see na yung pwestuan dito ng mga supports ng Work Oster Force, which is the combination of the DG and the Kagura, medyo abante sila. Pero, ang gusto nila, lang nilang gawin ay tignan kung nasan yung mga members ng Aura PH. Ano yan eh, ang kailangan nilang gawin ay hintayin nila na magkamali ng pwesteng Aura PH at saka sila lalaban. Kasi kung isipin, DG and Kagura, ang taas ng damage output but can also be easily takedown. Ngayon, taken down. Yung Aura PH naman, medyo slower pace when it comes to their supports dahil Eve to, kailangan mag-farm muna. And as you can see, ladies and gentlemen, nagkakaroon ng bit of a push dito sa taas yeah. para sa Work Oster Force Unravel dito. Nahuli siya. And that will be the Mountain Shocker hitting Unravel. 50% HP na lang. Nastun pa siya dito. And Aura PH, pinipigilan talaga nila mag-TP back dito ang isang Diggy. Yeah. Yung Aura PH, mixture of tempos ang kanilang ginagawa. Bane, mas mabagal compared to Work, obviously. Kasi may Cho and Esmeralda side lanes ang Work. Samantala yung Aura, it's Thumbs and Bane. Innately farmers. Pero yung YSS nila, medyo mabilis yung tempo. Work naman, kabaliktaran, all in speed para sa Work. They wanna go for the tempo control and this is what they're doing right now. And look at Raflesia, you're getting caught out. Ladies and gentlemen, Kose dito, find a bit more that he can chew. And nahuli nga dito si YSS, JP dito. Siya ang unang tutumba. Walang retribution dito yung side ng Aura PH at pupunta kay Chew. Yung turtle buff unravel dito, trying to get away dun sa mga pating, pero sabi ni RTC dito, pipigilan kita ng onte, and that is going to be a 1-for-1 trade for both teams. At tinabi natin yung tempo control ng Work Oster Force, which is much better than Aura, dahil meron silang playmakers agad. Cho, pagkakawa ng level 4, very confident na Esmeralda is also level 4, which in combination to their Bruno, it just means na sobrang bilis nila mag-take ng turtle. Pagkadating ng second minute, which is the mark where the turtle respawns, alam nila na kailangan nilang pumweso lang doon using the Digi's vision dun sa bombs. Alam nila na hindi makakontest yung Aura. Even when there's a YSS Mountain Shocker, yung Aura PH, ang hirap umabante dahil dun sa mga sa draft ng Work Oster Force, which is tailored more on the early stages of the game. Mm-hmm. Papasin mo dito, Aura PH, they're really pushing. Kailangan bantayan din nila yung taas nila dito as Work. Talagang iniikutan nila dito si Kilowash. Yeah. We're seeing a little fact na yung YSS naman ay maganda pang push because of the passive and innate damage output. Tingnan natin kung mabilis sila. Ang ganda ng depensa ng Eve. Look at that. Greed using the terrain. Ginamit niya para hindi siya maka-contest or mahanap nung Kagura. But this is trouble for Aura. But there is a fight. Kilowash dito. Pumasok na lang siya. And look at the tankiness ng isang Thamos. And he will just back off. Parang walang nangyari habang doon sa baba na pick off dito si Benny Cutie. Do take note, butters that Aura Page, ang ganda ng kanilang adjustment. Ito yung gustong-gusto ko sa Aura eh. Kapag nakikita nilang may konting lugi doon sa kanilang draft, what they do is to find other ways to be farmed. Like yung ginawa ni JP, nag-push na lang siya sa baba, kumuha ng outer turret energy shields for more gold. At hindi lang yan, nung nagtuturtle yung Work, imbis na kumontest pa ang Aura Page, si JP, kinuhaan na lang niya ng jungle si Chu. So what he did is to kind of invade yung Work. Kasi nga naman, hindi naman nila kayang lumaban around the turtle. So kuha na lang ng ibang sources around the map. And kung papasin mo dito, meron turtle take na nangyayari dito para side ng Aura. Ginamit agad ni Greed dito yung ultimate niya. Is that the best call? It will be the best call for them as Aura secures a turtle para sa side nila. Habang nangyayari yung lahat, nakikita mo yung pwestuan ni Trim Arteezy dito. Kanina ba siya tumatambay sa mga brush? Yeah. Sobra yung use dito ng Work Oster Force sa mga brush na yan to get yung pick-offs. Yeah. That's definitely what they needed. If you're looking at the gold, bakit yung turtle na punta sa side ng Work pero, sorry, ng Aura, pero ba't mas mayaman pa rin yung Work? This is, again, the advantage na meron ng Work during the early stages of the match na the game.
na inabuse nila yung kanilang jungling speed and yung kanilang zone out potential. Yung Aura ngayon kailangan ng i-bodyguard ni Rafflesia at ni Greed yung kanilang YSS or even just defend some parts of the map like in this mid lane, habang yung Work naman medyo malaya yung support duo nila. Pwedeng tumulong sa side lanes or sa jungle or be aggressive just like this so that Work they can have more farm using itong kanilang Bruno Kaiju. Pero alam mo, nababasin ko dito na yung Eve Wolf, nasa stick, nag-stick lang siya sa halos isang lane. Yeah. Ginagamit niya lang yung spells niya, yung skills niya, at hindi na nakapag-push dito yung Work. Pero for this time around, hindi na niya mapipigilan yung push, pero Unravel dito, ang magiging ally, worth it ba yun? Definitely worth it dahil nakakuha sila ng kill dun sa Thumbs naman na gustong kumonekta sa kanila. Aura PH, what they wanted to do was use the Thumbs papunta sa gitna habang sila nagde-defend sa bot, tapos pupunta rin sana sila sa gitna so that they can catch anyone there. Pero ang ganda ng pwesto doon ni Arteezy, alam niya na may pupunta doon, alam niya may magre-respond doon, nagtago siya dun sa bush na may mid lane at kumuha ng kill. Habang nangyayari yung lahat, may pick-off na naman silang nakuha dito sa may taas na side naman. Nakukuha din nila yung turret. At tatandaan natin, Eve, yes, is a good hero kapag dating sa mga counter-push. Pero ang problema, hindi siya kasing mobile at hindi kasing lawak ng range na isang Farsight yung meron siya. Yeah, you can see yung quest 1. Kusei, just being aggressive kasi gusto lang secure naman yung third turtle of the game. We might see a fourth turtle butters kung sobrang bilis mag-take dito. Kasi nga naman, the turtles respawn every 2 minutes. So, pag mabilis na mabilis ang kanilang pag-take, oy! May chance sa makakuha. 3 more TZ, catching out Greed. Lalaban pa ba sila dito? And that is going to be 2 kills, ladies and gentlemen. Kosei, pumasok. Tignan natin kung makakalabas siya. Benny Cutie trying his best to deal damage. Pero Wolf, hindi talaga kinakaya dito yung protection na nabibigay ng isang Diggy. Yeah, and so much damage output coming out from the Bruno. Nakita mo naman, saglit lang na stun. At nakuha agad nila yung burst. And mukhang hindi pa sila tapos, mag-i-invade sila ngayon, Butters. Ayan ang magandang gawin laban sa isang Yi Sun Shin. What you need to do is to not let the opposing team get that buff. Napagandang flicker. Using the animation kasi nung flicker, parang nasa taas ka pala nung third shun pa mo na meron kang stun, mag-flicker ka na. Para pag-flicker mo, babang-baba agad, instant stun. Rafflesia, kamunti ka na doon. Pero alam mo, Wolf, ang napapansin ko dito is yung pagmando ng Work ng mapa eh. Mm-hmm. Kumbaga, napapasayaw nila yung Aura PH sa isang kanta na sila yung gumawa. Exactly. Napapa-TikTok sila ng ganun. Napapa-TikTok sila dun sa gusto ng Work. Yeah. This is the problem kapag ang passive ng approach mo when it comes to your hero picks. Surely, ang Aura PH, pwede sila na mag-sit back and relax kasi meron naman silang Bane, meron silang Thumbs, meron silang YSS. However, yung Work, dahil sila yung may mga heroes na kayang mag-control, katulad ng sinabi natin kanina, Tempo Controller, ang mga picks ng Work Oster Force, gamit ang Diggy, gamit ang Kagura, pati na rin ang Cho Esmeralda sa sides. Hoy! Tingnan mo yung damage shot pati nila dito, RTC going in! Look at that! Yin Yang overturn dito. Tutumba siya. Pero kaya ba i-clean up to ng Work? Kosei, pinupuntahin si Rafflesia. And the Fallen Star Moon, nandun na Rafflesia dito. Shinishake and bake. Pero hindi siya makakatakas. That was 2 kills going to the side of Aura PH. Wow. And Work, Oster Force, hindi nila nirespeto ang damage output ng isang Bane. You can see that. Nag-dive sila. Even under the turret. Imagine this. This is Eve. Bane, may Thumbs, kapag nakapwesto na yung mga yan, kahit gano'ng kakayaman, malambot ka pa rin. Grabe din yung pinakita ni Arteezy. Kung papansinin mo kung paano siya pumasok, hinanap niya yung perfect opportunity. Yung Aura PH, masasabi kong nag-drop sila ng guard doon. Mm-hmm. Talagang, alam mo yon, naging confident sila, nagdikit-dikit sila, at hindi nagdalawang isip si Arteezy na gamitin sa kanila yung burst niya. Yeah. Unfortunately, it wasn't enough at that point. Yung Aura, magaling ang Aura PH sa pagpapadala ng game into the late game. Ang dami na nilang mga laro na lugi sila sa simula, pero dahil dun sa kit na meron sila, ginagamit lang nila para umabot sa latter portions of the game. They might have a better draft sa late game compared sa Work dahil malalambot yung heroes ng Work, and eventually yung Bruno hindi na siya ganun kalakas pag meron ng mga Dominance Eyes or may skiras na yung kalaban. But it seems like Work, they're making it
making it work, basically. Inaabis nila yung strength nila at this point at kumuha ng Lord sa ngayon. They're making it work. What's gonna work? Teamwork, yun yung pinapakita ng work dito. Kung papansin ninyo yung bomba, yung payong, ang dami binabato. 3-3 si dito. Makakapag-flicker out pa. Look at that. Habang ang daming binigay ng aura doon, na oras, natanggalan sila ng turret sa may mid lane pa. Sila pa ang nawalan. Oh, man. Alam ng work na malakas yung kanilang minions because of the Lord of the Burst! Oh! My goodness, ladies and gentlemen, Benny Cutie doon! Shredding two people sa side ng work. Pero will it be enough to stop the push na ginagawa ng Lord? Oh my, might be enough. Wala ring pang hit na ng Tore ang work ngayon since Chu is already down. And Trim Artizi, hindi rin siya in position just to push. And look at this. Yung Aura PH, ito na yung kakatakutan mo. Merong Eve, merong Bane. Sobrang taas ng wave clear potential. At ang taas na rin ng damage output doon sa mga heroes. And you also have Thams. Do take note, Thams ang taas ng damage output sa mga heroes. Pero napapasin mo yung mapa ngayon. Medyo yung Aura PH nag-focus dito sa may purple buff nila. And yeah, considering pa na pwede nilang kunin yung pick off dito kay Trim Artizi, talagang tulong-tulong yung Aura PH dito. Kahit yung purple buff nila, tatlong tao yung pinapadala nila. Work. Kanina pa nila kinokontrol ang tempo. Ngayon, ang question is, can they finish it up? Again, maganda yung kanilang sieging potential. Meron silang Diggy, they have the Bruno, at taas na kanilang damage output sa Tore. However, enough ba yan para sa Eve and sa Bane? Napakataas na base defense coming out from Aura PH dahil sa kanilang wave clear and in a damage output. Pag nagkamali ang work, kahit konti lang, it's gonna be difficult for them to finish this game. Yun yung nagiging problema dito eh. Kumbaga, sabihin na lang natin, accounted for yung Imperial Justice kasi may mga Purify dito sa side ng work Oster Force. Pero doon sa may kabila, if you think about it, Wolf, naka-flicker dito si Greed. So kapag nahuli siya ni Trim Artizi, automatic na masisipa siya ng Jeet Kune Do. Yeah. Although, you're gonna have to give it to Greed. Isa sa mga pinakamagigiling pobesto. And I think after, what, 3 seasons, na-prove niya na isa siya sa mga pinakamalulupit na support, quote-unquote support players or mid laners sa ating laban. At hindi siya basta-basta magpapahuli for sure. Mm-hmm. Wave the Dragon yung sumisipa. That was my mistake, ladies and gentlemen. But right now, looking at it, talagang nagpipilit sila ditong i-push yung mga minions papunta sa side ng Aura. Kung papansinin mo yung timer ngayon, 60 seconds till the Lord comes up. That is going to be the Enhanced Lord, the Luminous Lord na nagcha-charge. Huli Crystal para dito kay Kosei. Do you think si Kosei dito online na? Definitely. Kayang-kaya na nila makakuha ng malulupit na one combo finish, kumbaga. When it comes to their damage output, yung work Oster Force, meron silang lamang ngayon na 6,000 gold and they can even use this. Butters, pwede nila itong gamitin para maging aggressive at mag-dictate ng tempo around the Lord timing. Pag nakuha ng work Oster Force, ang Luminous Lord, ang level 2 Lord, yung may talon, ika nga, napakahirap mag-defend niya for Aura. But, meron naman silang heroes to defend. So it's, again, nasa work kung paano sila mananalo o matatalo sa game na to, yung Aura PH, ang kailangan lang nilang gawin, maghintay. Wait for the right moment to strike. Mag-defend lang na mag-defend kasi maganda naman talaga yung depensa nung kanilang mga heroes. And maybe, just maybe, paabutin nila sa super-duper late game kung saan may mas advantage na sila over work. Ako nga, Wolf, ang gusto ko gawin dito ng Aura PH, biglain nila ulit. Pwede rin. Katulad ginawa nila kanina. Binigla ni Benny Cutie, gumawa siya ng magandang play. Tapos sumabog dito si Chu, sumabog si Artizi. Parang wala na silang nagawa. Pero eto na, Aura PH. Hindi ba nila makokontesto? Chu, nahuli ni Rafflesia. Pero Rafflesia, siya pa mapapatakbo. Flame shot, hindi tatama. Pero hindi magmamatter yon, as Rafflesia will still go down. A very bad decision from Rafflesia. Tapos na yung Lord eh. They didn't have vision. Wala silang way para makontest. Not in a million years. Hindi niya talaga kaya. Kaya hindi rin niya dinrespect yung fact na may Diggy. Tandaan, may Tali yan. Which means that the reverse time will really stop the Sylvana ngayon. Man down ng Aura PH. It's gonna be difficult to defend. It might be even impossible to defend all of their turrets at this point.
Genius 1 para dito kay RTZ. Ito na ba yung kailangan niya para mag-burst down ng mga tao? Sigur dito, ginamit na yung kanyang ultimate. And that is going to be the Lord marching on. Papunta dun sa may base. The burst down! Kilowash dito! Tutumba! Lord is down as well. Dun sa may taas, may nagpo-push. Imperial Justice dito. Susubukan hulihin si Kosei pero Purify is up. 3 turrets down. The inner turrets are down. Aura PH. Paano sila magka-comeback dito? All what they can do is defend if I am were to answer a question. Pero napakahirap niyan. That is true. Butters, alam mo yung work Oster Force, ang taas masyado ng kanilang naipong pera na pwede pa sila maghintay ng pangatlong Lord para tapusin laban. Pero mukhang hindi na yun gagawin lang. What they need to do now ay hintayin na ang Aura PH ay lumabas ng kanilang base. Baka nga ang gawin pa nila dito ay huwag i-clear yung lanes. You know, yung term nila is freezing the lanes para required ang Aura PH na lumabas na kanilang base. At alam natin ang Aura kapag hindi sila magkakasama, katulad dito, mababurst down talaga sila! And look at that, the burst potential unravel dito with the Time's Journey. And nagamit na yung ulti ni Greed, nagamit na yung ulti ni Benny. And this is the right time para sa site ng work na lumabas sila dito. Jit Kune Do on 3! Knock-up 3! Ladies and gentlemen, Greed dito! Ang susunod na tutumba! Vengeance is up! Pero sabi ni Kosei dito, ito yung gusto ko! Yung Benny yung gusto ko! Benny Cutie! Makakapag-defend nga ba siya? And look at that burst! Tumba dito agad mga kaibigan si Chu! Pero Kilowash, the last man standing, 1v4! Kakayanin kaya? Hindi kakayanin, and that is going to be work taking game number 1! Ang unang laban ng Work Oster Force in the MPL Season 7 mula sa qualifiers, already proving na belong sila dito. Alright!